Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Okay mga boss, meron tayo ditong photon na harabas. Okay mga boss, ang gagawin natin dito sa ating photon, no, mag-i-install tayo ng evaporator, rear evaporator mga boss. Walang aircon o walang evaporator yung ating photon na to, no. So mag-i-install tayo ng panibago, lalagyan natin ng panibagong evaporator ang ating likuran. Pero mga bossing, mag-additional din tayo ng condenser. So mag-add tayo ng condenser dyan. Dito namin ipoposition yung ating condenser sa may ilalim, sa may tabi ng ating battery, no? Kasi yung original niya nandun din sa ilalim. Ang orig niya mga bossing ay yan dyan. Okay, ang compressor niya din. So mga boss, parang ang laki niya lang para mga pang-abansa nga lang mga bossing. Okay, so additional tayo ng condenser saka syempre yung likod natin, no? Ang ilalagay na lang natin ay yung Yokohama natin. Okay mga boss, eto na yung ikakabit natin doon sa ating photon sa likod, no? So may mga, kung medyo may budget mga bossing, meron sana tayong pinagpapagawaan or yung kung ano yung nakikita nyo sa mga H100, mga L3, okay, yung may mga louver pa hanggang dulo kung hanggang saan gusto nyo, pwede naman yun. Kaso mga bossing, mas mahal yun, no? Kumpara dito sa ating Yokohama na ganito. So pwede naman na to mga boss, okay naman to. Basta ang kailangan lang, maging tama lang yung ating compressor. Ang hindi ko lang alam, kung hindi ihingalin yung compressor natin mga boss. Bakit? Nakadesenyo siya na single unit. So lalagyan natin siya ng aircon sa likod. Hindi ko alam kung hanggang saan magiging capacity ng kanyang pump. So malalaman natin yan mamaya pagka nailload na natin yan lahat. Okay? Okay mga bossing, ito yung ikakabit nating condenser with pan natin, no? So high speed dyan. Urig. Okay, so yan yung pinakang additional natin na condenser na ilalagay. Okay mga bossing, ito na yung ating evaporator sa likod nito, ating photon, okay? Okay, yan na, nakakabit na. Nakakabit na yung ating suction hose mga bossing. Okay, yung hotline na lang mga bossing, tapos switch. Okay, so tingnan natin kung anong lamig meron nito at saka kung kakayanin nga ba nung ating compressor syempre mga bossing dahil nga naka-design siya ng single unit, no? Okay, so yan yung ating Yokohama. Okay, so goods ba ang bracket natin? So goods naman mga bossing. Okay, linya na lang. Okay, yung isang condenser mga bossing dyan natin nilagay. Okay, yan yung pan. So nakalinya na yan. Meron ng discharge saka hotline. Yung suction na lang ay asan ba? Puputulin pa. Okay, pero yun na lang. Dapat maayos na lagay. Okay mga bossing, naglo-load na tayo ng freon dito sa ating photon harabas TM300. Okay, so eksakto mga bossing, medyo maganda sikat ng araw dahil mag lampas na ng alas 7 dito sa ating area. Medyo marami na nakasalang sa loob. So baka hindi na natin makuha ng video yan, pero itong ating photon na ininstallan natin sa likod ang gusto nating ma-check na maayos bago natin i-release, no? Mga bossing, kagabi kasi dapat i-release natin to kagabi. So kaya lang gusto ko mangyari ma-check muna ng actual kasi hindi pa pwedeng magkuha ng reading pagkagabi.
Tapos mag-testing, syempre may lamig sa gabi, no? So ngayong araw, saka natin siya sitisingin na mas maayos, no? Tapos sinecheck natin yung karga na ng load natin kung sakto na. Pero may lamig na mga bossing, may tumutulo na sa likod. Para makita natin ang gusto nating mangyari dito sa ating photon mga bossing, dahil hindi siya nakadisenyo ng dual, titingnan natin kung uubra, no? Kung uubra yung ating compressor para sa dual, kasi nag-additional nga tayo ng condenser dito. Okay, so dito naman meron na tayong nakuhang 10 mga bossing. Okay, sa harap, sa likod. Sa likod natin mga bossing, may lamig na rin. Meron na ba siya? Okay. Yung lamig niya sa likod ay mga nandiyan pa rin. O mga nasa 12 pa lang, no? Sa 12 pa yung lamig. Okay, so ito yung install ng ating Yokohama sa likuran. Pakita lang natin. Okay, so tinago natin yung kanyang labasan ng ating host doon sa ating meron kasi dito bossing na may o mga boss dito sa area na to na talagang butas, no? Pero nahirapan tayo magpasok doon sa gilid kasi dyan yan dumaan lahat pababa, no? So yung iba kasi binubuksan pa yan or naglalabas na lang tapos naglalagay na lang yan ng panibagong lata o plancher dyan para makuberan yung ating host na lalabas. Pero kami, pinilit natin mga bossing na ipasok dun sa loob para at least na nakatago. Tapos yung ating drain plug, isang butas na lang ginamit namin. Yun na yun. So kahit pa paano, medyo malinis-linis ng konti. Ating switch, dito na natin nilagay. So ang trabaho nito mga bossing, meron siyang trigger o kaya pagka nag-on ng harap at naka-standby to ng low, gagana to. Tapos pag pinatay nila sa harapan, mamamatay din to. Siyempre itong ating blower motor o yung aircon natin sa likod. Tapos ang recommendation ko sa may-ari, dahil dual unit na siya, patanggal lang niya na to. Kailangan na mabuksan na yan, no? Lagyan na rin ng rubber para sa L300 natin. Tapos kung gusto talaga nila may salamin, may sliding, paggawa na lang niya yung sliding yan. Kasi mga bossing, hindi rin sila magkakarinigan nung nasa harapan. O kaya kailangan nilang buksan na yan. Total, meron na silang aircon dito sa likod para kahit pa paano, pati yung harapan, medyo makapag-circulate pa ng konti. Oh. Okay, so ayun lang mga bossing, yun pa yung ating nakukuhang lamig dito sa ating photon harabas na in-installan natin ng rear evaporator mga bossing. So check natin yung ating pan sa ilalim, yung kinabit nating pan. Okay? Okay, dito natin nilagay yung ating pan. Okay, yun yung tulo ng tubig natin. Ayan yung isang additional pan mga bossing. Oh. Okay. Tapos ang ating reading mga bossing. Oh. Kaya na sinasabi ko, yung ating gigs may konting supply konti yon sa so mga nasa 200 to. Yung ating low side, mga nasa 36. Okay mga boss? Tingnan natin yan kung tatagal yan sa tanghali, no? Kasi magkaibang mag-testing ng malamig pang araw sa mainit na panahon. Ang isang orig na install ng ating condenser mga bossing andito. Okay. So hayaan muna natin tong ating photon harabas dito sa labas. Antayin natin yung sikat ng araw, tapos pwede ko siyang iikot-ikot mamaya. Habang kung hindi tayo busy rito sa ating mga dumating na kliyente, para matasting natin kung may mainit ng panahon, tapos medyo traffic-traffic ng konti, ikot natin siya ron. O kahit San Juan man lang. Okay, sige, mamaya update ko kayo mga bossing.